kumain lang kayo. It's been a long time na rin, hindi ba? Pinilit ko siya pero ayaw talagang bababa. Hindi niya ikamamatay kung hindi siya kumain ngayon. So, he started a childish war at pinabayaan niya naman siya. Wala kayong magawa sa kalokohan ng kapatid ko. And all of you are on his side. I'm against it. Ayoko naman masira ang effort. Dahil lang sa ganito. Actually, hindi ko rin naman gusto. Kaya lang. Okay. I understand. Mr. Lee? Miss Judy? Pahikuha yung Peking duck nasa kotse. At pati na rin yung caviar na regalo sa aming mag-asawa. Ah, pati na rin yung crystal bottle. Okay, Miss Judy. Padadala ko agad ngayon din. Jandy, kumain ka lang. Kailangan mo maging malakas ang katawan para harapin ang kalokohan ng kapatid ko. Okay. Para sa kapatid kong nagkukulong sa bedroom niya. Cheers! Maraming salamat, Ate Junhee. Jandy, saka mo na lang ako pasalamatan. Okay, pero... Nagtataka lang ako kung bakit mabait ako sa'yo. Nakita na ba kayo ng mama ko? Oo. Talaga mahirap para sa mga mayayaman ang makahanap ng isang taong matatawag nilang kaibigan. Iba kasi ang paniniwala ng mama ko. Para sa kanya, friends are useless. Bakit naman? Because no one is good enough to be friends para sa tagapagmana ng Shinwa. Yun ang kanyang paniniwala. Pero kaibigan ni Gojunpyo ang effort, di ba? Correct. The fact na may mga kaibigan pa ang kapatid ko, kahit marami siyang kalokohan, nothing short of a miracle. Masaya na rin ako. Sorry na, sinira ko ang friendship ng F4. Hindi ako papaya. Nasirain niya ang friendship ng F4. Actually, nagpapasalamat ako sa'yo. Bakit? Alam mo, Jandy, nakita ko ang malaking pagbabago sa kanya ngayon. Okay lang naman ang friendship. Pero, love is even better. Dapat maging matatag ka dahil bukas, maraming pangyayaring hindi mo inaasahan. Bye-bye, Ate Julie. Bye. Tayo na. Sige naman, oh. Hindi malaw din na lang kahit na snack.